Hi guys! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng deep tapa o tapsilog ala papatek. Ito mga ingredients natin. Soy sauce, fish sauce, patis, bawang, garlic, black ground pepper, chili powder, brown sugar, calamansi, at yung beef natin. Bali, ginawa ko rito, hiniwa ko siya ng pahaba o strip. Tara, simulan na natin ang pagluluto. Ang unang gagawin natin is ilagay natin yung pamintang durog o yung ground black pepper. Then brown sugar. Makikita nyo, pag-aluluin muna natin yung mga ingredients. Imamarinate muna natin siya. Then, chili powder. Optional lang po ito. Pwede nyo hindi siya lagyan. Then, minced garlic. Yan. 3 tablespoons ang ginamit ko. Kung gusto nyo damihan o bawasan, pwede rin po. Then, yung calamansi. Ito yung pinaka-extract niya. Ipinigahan na natin. Then, nilagyan na natin siya dyan. And soy sauce. Guys, yung mga ingredients natin, makikita nyo yung mga exact measurement dun sa unang-unang video. Then, kung medyo ano kayo, gusto nyo dagdagan yung lasa o bawasan, kayo na lang pong bahala. Then, imamarinate lang natin. Yan. I-mix-mix lang natin siya. Hanggang sa makuha niya yung tamang timpla, kumapit dun sa mga karne. Then, mas maganda to kung overnight. Pero kung nagmamadali kayo, siguro pinaka matagal na yung isang oras. Pero tip ko, overnight guys, para mas kapit na kapit yung lasa ng mga nalagay nating ingredients. Yan. Siyempre, tapa. Gagawa tayo ng tapsilog. Hindi mawawala yung itlog, siyempre, pati yung fried rice. Yan. Marinate lang natin sandali. Ngayon, magluluto muna tayo ng itlog. Habang na-marinate yung beef tapa. Yan guys. Yan, gamit ko nga pala rito ng kawali is yung yung hindi siya non-stick guys ha. Yung ordinary lang. Kung makikita nyo, hindi naman perfect na perfect yung pagkakaluto ng itlog. Pero, hindi siya didikit. Maganda yung pagkakaluto. Kasi ang technique dyan is, kailangan huwag nyo muna painitin yung kawali. Lagyan nyo yung mantika. Then, pagkalagyan nyo ng mantika, ilagay nyo yung itlog dun. Then, slow heat lang. Niluluto nyo lang siya dahan-dahan. Hanggang sa maluto na yung itlog. Hanggang susungkitin nyo na siya, makikita nyo, hindi siya nakadikit dun sa kawali. Ayan na, extra tip from Papatek. Kung wala kayong non-stick, sa dahan-dahan lang. Palo inip dito, guys. Ayan o, makikita nyo. Kasi nga hindi siya non-stick, pero hindi siya masisira. Dahil hindi natin siya binigla yung pagluluto. Tip lang sa mga walang non-stick na mga nanonood sa atin. After na maluto na itlog, siyempre, yung minarinate natin na tapa. Yan. 1 kilo nga pala yung niluto ko rito, guys. Ngayon, huwag nyo iluto lahat. Batch by batch lang para kung di nyo naman mauubos, di ba? Batch by batch lang. And konting oil, then prito nyo yung tapa.
wag nyo i-overcook yung tapa natin kasi tumitigas yan. Dapat yung sakto lang para tender and juicy. At syempre, time to time, hahaluin din natin. Mamantika na yan mayama. Yan, syempre, after nito, ituturo ko naman sa inyo yung isa pang tip. Pagkatapos kong lutuin itong tapa, yung pinagmantikaan nito, gagawa naman tayo ng fried rice. Syempre, yan o, konti pa. Medyo hindi pa siya luto, pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo yung hindi masyadong tostado or hindi masyadong luto-luto, pwede rin naman yan. Malapit na siyang maluto. Nakikita nyo, medyo nagda-darken na siya. At nagmamantika na, humihiwalay na yung mantika dun sa pinaka-beef natin, sa beef tapa. Sana guys, try nyo. And comment lang kayo kung okay ba yung timpla natin. Siyempre, sinishare ko lang sa inyo yung recipe ko. Simple lang, di ba? Hindi siya masyadong mahirap hanapin yung ingredients. After itong mga prito natin, is gagawa naman tayo ng fried rice. Siyempre, top silog yung recipe natin eh. Pero yung pinaka main ingredients natin dito, yung pinaka bida dito is yung pinaka timpla ng beef tapa. Haluin lang natin. Saglit lang to guys, sadali lang maluto. Ayan, i-ready mo na yung fried rice. Yun o. Konting-konti na lang. Tapos na yung beef tapa natin. Then, syempre, hahanguin na natin siya. Hanguin na natin. Yung pinakamantika nito, gagamitin natin yan sa fried rice. Para lasang lasa yung pinaka rice natin na parang halo din sa beef tapa. Diba? May konting bawang na tosta yan. Pero ang gagawin natin, lalagyan pa natin ng bawang para mas masarap. Yan. Tapos nyan is magsasangag na tayo. Lagyan natin ng bawang. Masarap kung mas marami. Sa fried rice nga pala guys, kayo na ang bahala kung gano'ng karami ang iluluto nyo. Kasi ito, pinakita ko lang sa inyo kasi ganito ako magluto ng mga tapa. Ayan. Yung pinagprituhan, hindi ko sinasayang. Siyempre, gamitin natin yan. Termo kasi ng tapa is yung fried rice. Then itlog. Tapsilog. Diba? Tapos may kamatis. Wow, suka. Uy, sarap. Sino hindi ba naman gaganahan? Pag medyo nag-golden brown na yung garlic, pwede na natin ilagay dyan yung kanin lamig o yung kanin natin. Diba? Tapsilog, sarap. Yung rice natin, yung pa lang is the best na eh. Hinaluan pa ng itlog at tapa. Ayan.
Yan, ha? Yan, oh, malasa-malasa na yan. Konting pampalasa na lang ilalagay natin dyan. Sapat na. Diba? Yung pinakamantika nung baka natin at yung bawang na natusta dun sa sa tapa is umalo na dun sa kanin. Di malasang malasa. Diba? Hindi malupit. Konti na lang, tapos na yan. Sana guys, may natutunan kayo dito ngayon sa niluto ko na deep tapa ng ala papatik. Papatik's cooking. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga nagsasubscribe, nagko-comment. Diba po? Maraming maraming salamat po. Kunti na lang, kain na guys. Sana naibigan nyo yung niluto ko. Hanggang sa muli, Papa Tex Cooking, maraming salamat.